syempre happy kami na ilaban namin. May mga part talaga ng game na parang kakayanin pa ba namin? Makakahabol ba kami? Mananalo ba kami ngayon? Pero naisip lang namin, yung nasabi ko kanina, sa dami ng pagsubok namin ngayong conference, ang dami yung nagdududa sa amin. Pero kami, itong nasa harap niyo, kami yung mga taong hindi nawawala yung tiwala sa isa't isa. Kaya naglaro kami ng lahat. Ano ba? Pero ayun, kaya nilaban talaga namin yung game. Thank you, Gemma, and for thoughts on the map. After yung flight mo from Korea to Manila, laro ka din agad for team, right? Ano lang siguro yung nag-push ay para matulungan yung team na mabuhat at matalong. It was my choice to go there, and I'm grateful enough, grateful for the management to let me really grab that opportunity. Grateful sa mga coaches namin, sa teammates ko na wala akong narinig na kahit ano na kahit mamimiss ko yung ano ba? Sige, ano magsagsag? Mamimiss ako isang game, but yeah, yun nga, like what I said, it was my choice to be there. So, I know, kahit hindi naman ako sabihan nila coach, they expect me to really play today and really deliver. And, yeah, masaya lang din ako kasi kahit galing ako doon, ang pinalaro ako nila coach na talagang yung tiwala nila sa akin, hindi talaga nawawala. So, masaya lang ako sa mga ganong klaseng tao na nakapaligid sa akin. Gemma, yung thoughts yun nga, kada set 2 points lang yung lamang. Parang ano lang yung naging mindset nyo sa loob, lalo na nung mga crucial moments ng bawat set? You know, when you play that kind of game na talagang dikit lang, wala ka na ibang iisipin kundi kung paano ka lang makascore ng point. So, yun nga, yung team, dami na copy-paste. Sabi sa amin ni Coach yung gandong laro. Ang sarap maglaro kasi maliban sa madaming audience, yung pressure kasi nandun. And dun kasi nga namin, parang ang sarap maglaro na may pressure din minsan. Kasi yung nagigil, natatest mo yung sarili mo para ka maglaro. Siguro, ano lang, in-enjoy lang namin yung mga ganong pagkakataon. And nire-remind namin yung bawat isa na hindi pa tapos na ilalaban natin to kahit anong namang ng kalaban. Didikit tayo. Kaka firm on saying na kababalik mo lang yung pinag-umagal. Can you talk about yung motivation mo to help the team na kung nawala ka, na-miss ka nila? Just yan, natin nila ako na-miss. Baka ibalik nila ako. This is very personal eh. Yung pumunta ako doon, kinayamin ako. So, parang, kumbaga, core memory ko to sa buhay ko. So, yun, just, actually, hindi pa rin medyo nagsisink in yung mga nangyayari the past days sa akin kasi nga, natalo kami sa Choco, tapos, nasa Korea ako, tapos, merong kaming game today. So parang ang mindset ko lang was really one thing at a time. I-deal ko muna kung ano nasa harap ko. So, yun. And yun nga, I know the coaches and the management expect me to really yun nga, maglaro today and magtrabaho talaga. So at the end of the day, volleyball pa rin naman yan eh. So, yun. It's like, ewan ko, parang wala, volleyball. This is what I do, what I enjoy to do. So, I think yun yung talagang motivation ko. For Gemma, yung thoughts, elogate nyo nga kanina. We've seen Creamline from previous conferences and nakita rin natin naman na iba-iba yung nagiging performance ng team. So, we will never really know kung hanggang saan unless nandun na kami sa point na yun. So, kami naman tsaka sila coach, andyan lang naman sila to guide us to really push our limits, our volleyball limits. And yun, kasi volleyball is not just a game, eh. It's
paano ba? Malaking bagay siya sa, malaking bagay yung paano ka sa game. So, it's not just playing the game. It's all about your mindset, your attitude. So, kung lahat ng meron kami, magti-teammates, pinagsama-sama mo yun, pati sila coach, I think, magiging mas okay kami. Ano? Sa hanggang saan pa? Gano'n ba kaya yung actually, hindi namin alam. Hindi, pero kasi kami, yung team naman, nandyan lang yan lagi. Yung mga sitwasyon na mangyayari sa amin, lagi lang, pinapractice naman namin yun, lagi lang kami dapat handa. At paano namin tatrabawin yung mga anong yan. So, hindi ko rin nasabi. Malayo pa. Actually, hindi pa tapos eh. Kumbaga ako, hindi pa ako nasasatisfy sa nilalaro namin. Kasi hindi pa kami, wala pa kami sa dulo. So, malalaman namin yan kapag nandun na kami sa goal namin. My first congratulations on getting this win. It was a really intense game between you and Petrogas. Ano lang masasabi mo sa naging resiliency din ng team na ito with din hanggang dulo yung game? Siyempre, congratulate ko yung team namin kasi almost 4 sets sobrang intense ng game. Hindi sila bumigay. Naglaro sila ng nasa puso nila. And sabi ko nga sa kanila, iba kayo kasi champion team kayo, so ipakita natin na mas malayo pa yung dream line. Kaya pa mag-improve. Yun naman lagi yung sinasabi namin. And the players, your next game will be against Chayko. Anong elevation sila rin yung nakatalo sa inyo? So ano lang yung magiging mindset niya heading into that match? Ako muna. Napaganda siguro kasi we have 2 days preparation kasi na iba yung schedule. So mag-focus muna kami doon. Makapahinga, especially thoughts, baka kulang pa sa tulog. So yun yung ano namin, number one preparation namin for Cherry Tigo. Makapahinga at makabawi sa pagod na nangyari ngayon kasi 4 sets, 2 points na lang naman. So talagang sobrang ganda ng laro. Magpe-prepare kami mabuti sana. Cherry Tigo. Makabawi din. Yes. Same lang kay coach. Mabawi? I'm sure yung bawat isa sa amin gusto rin makabawi and we'll make sure na may natutunan kami dun sa loss namin. Dun sa eliminations. And yun nga, pagdating naman ng semi, sabi ni coach palagi na 0-0 na yan. So, kung ano yung nakaraan, kalimutan na. So, yun, magpe-prepare muna kami kasama ko tayo. Same. Kakain na lang kami ngayong gabi. Yun lang po. Kakain na masarap. Makatulog na maayos. At training ulit. Coach, na mention mo si Tots kanina. I guess ano na lang kung masasabi mo dun sa determination din niya na makakabalik lang niya yung flight niya ngayon ng madaling araw. And ngayon, I'm going to go to the team. Nakabalik siya on time. Hindi na siya nagbakasya. Dapat may bakasya. Dapat may bakasya.